Alright, so ngayon, mag-take off namin after namin mag-tank ng gasolina. Bigla naman bumagsak yung ulan, heavy rain ngayon. So, nag-suit kami ng raincoat ngayon. Kailangan na maka-roll kami tuloy-tuloy, 7 hours na biyahe. So, ano muna namin, sinecure muna namin yung mga mababasak. Suit muna kami ng raincoat. So, tuloy pa rin ang biyahe, kahit ang ulan. Mahirap, pero hindi ayaw. Previously on FJ Moto Mountaincross Adventure. Malapit sa checkpoint 2. Nakuha naman namin yung coordinates pero nasa gitna siya. That basically, this is the parameter ng coordinate ng coordinates na nakuha namin. So we have 40 riders ngayon na nandun sa kabila and we have 2 groups naman na nandito. Ang report sa amin, yung iba kagabi pa nandun or kaninang umaga pa pero hindi makatawid because may problema yung balsa, nasira yung balsa. So ngayon paglipat namin dito, may balsa dito, so nagsisimula na kami maglipat ngayon. So yun po ngayon. Ay, kapit sa kaya? Asa ano na kami, checkpoint, papunta checkpoint 2. Nasa ilog kami, lipat kami balsa. Kasama na namin si Kuya Jean. Noise. Go. Eto, tuloy kami. Tapawid kami. Nakalipat kami dyan. Ha? Nakalipat na yung ibang team dyan, di ba? Wala pa, kami pa rin. Malayo, malayo. Ha? Nakita nyo sila? Oo, andun sila lang ako sa kabilang side lang. Pero side din namin. Dilipat daw sila, sabi. What's the computation? Alright, so there's 40 bikes coming here. It takes about 10 minutes to get across. They can take 2 bikes. So 20 times 10 in minutes. For everybody to get across after us. And it's already 2 p.m. So, we're done by 6 p.m. So, the last group crossed maybe by 5, 6 p.m. and then drive for 2 hours. Yeah. 8, 9, 10 p.m. Adventure. My power. I've seen lost and I've seen found, from sidewalks to interstates I'm bound. To this place I've grown from this ground. I'm not pretty enough for power. I'm not cool enough for indie rock. Too happy to sing the blues. Damn shy of the dancing shoes. Street cred comes from a small town road off Cedar Street with its
tall pines growing on me. Now I know, no, I mean, I know where I'll go, that I know where I'm coming from. Places that I go, each one I use to make all the things I know. It's when I talk and when I sing, it's like a cinder block in a diamond ring. One small rugged in the other one shines. I use them all in a time. I'm not pretty enough for power. I'm not cool enough. In dear, I'm too happy to see the blue. And I'm too damn shy for dancing shoes. Street cred comes from a small town road off Cedar Street. The tall pines grow in a blade. Now I know, no, I may not know where I'll go, but I know where I'm coming from. Before my time is done, may I know what I'll become. May I know where I hope that I know where I'm coming from. I'm not cool enough in the rock. I'm too happy to sing the blues. I'm too damn shy for dancing shoes. My street cred comes from a small town road off Cedar Street. The tall pines grow in a maze. Now I know what I've become. No, I mean I know where I'll go, but I know where I'm coming from. Kasi sa map, nasa kabila lang ng bundok yung ano eh. Eh, ang ginawa natin, inikot natin yung bundok. So, dapat kaliwa pag-ahon. So, we can still proceed as long as we can plot it out in the map. Yeah, it's 5:30, so it's gonna be dark soon. So, ano strategy natin, Kuya? So, di natin alam yung road natin kung magtutuloy-tuloy ba yung pave doon sa kabilang side or ganito siya ka off-road. So gagawin natin i-ocular natin ng gamit yung drone. Doon na doon, oh. Naputol. Ah, mahaba. Pero pababa na rin siya. Pero ito. Pagdating dun, marami na kagad ano. Tingnan mo ha. Ito tayo, ayun yung dadaanan natin. Ikot pa ganyan. Andun tayo. Napakalayo pa. Dito tayo. Mahaba masyado. Tapos yung kalsada hanggang dyan lang. Oo. Yung pinagpaparkan ng motor mo, konti na lang yung ano nun, kalsada. Hindi dito yung daan. Kailangan bumalik. Well, nag-plot tayo ng coordinates. Sundan natin. Pagdating dito, napansin natin walang ibang tire marks. Kundi lumalabas tayo lang. So nung nakita namin yung taas, estimated time of arrival 2 hours plus, parang ganun. Pero
Akala namin magiging all out concrete na. Na-check na yung Sir Derek yung ano, yung ruta na drone shot namin. Marami pa rin ganitong klase ng lupa. So, meeting ng team, syempre consensus, majority, we turn back and puntahan namin yung iba pang ruta na po pwede, possible na pupuntahan. Pero of course, sabi nga natin, mahirap. Pero kung possible, daanan natin. Kung ito hindi madaanan, then we go to another route, try to get to the campsite. Ang problema namin yung tubig, siguro may ilang ml na lang inatitira sa backpack ko. Si Kuya Pau, totally, wala na. Iba sa amin, meron pa natitira. Siguro, yung iba, wala na rin talaga. So siguro, we really need to resupply. Baba muna kami ng bayan, then ayusin natin yung strategy. Please work, baby. Don't let me down. We lost track. We were thirsty. We were hungry. We solved mind games while dealing with the technicalities of the road that we're on. But we use our personal strengths to support any weakness of our brother, and he does the same for us. This is a story of teamwork, camaraderie, physical skills, emotional stability, and heightened spirit. Here, no one arrives alone. Kapuna natin, chicharon. Nay, gutom kasi kami, Nay. Sorry po. So, ito pa lang ang parang kain natin na kanin. So, kayo na umaga, breakfast tayo, dahil sa hotel. Ito yung parang kain ngayon, dinner. So, kailangan natin ng energy para kung ano yung mapag-usapan mamaya, please, ready tayo. Mayroon tayong lakas. Lakas? Magbawon tayo maraming tubig. Wow. Naubusan kami ng tubig along the way, kaya basta mag-refill tayo. Ano na po, Nay? Sige lang, isa lang, Nay. Sorry. Kasi ate, napakabait. Kakatawid lang natin ang second ilog ng Abra. So ang campsite is 70 plus kilometers pa since 8 o'clock. So kaysa mag-set up pa tayo tapos early morning aalis na rin tayo ulit, might as well spend the night dito sa main ng Banggid. It's only 30 kilometers away. Kain na tayo bago tayo punta doon sa kung saan mag-sustay. At this early morning, fresh tayo. Diretso na tayo sa final campsite sa Malico. Now, pero kailangan pa rin natin dumalay sa pang-campsite. Ah, isang checkpoint. Going to Malico. Thank you. Timpogi.
itong okasyon na ito nung ipinaabot sa amin ni ano, kino-ordinate sa amin na merong pupunta dito na mga riders. Ang ginawa namin, nag-meeting yung tatlong barangay. Kada barangay kasi kailangan na meron silang ibibigay na mga tauhan nila para tumulong pagluluto, paghihiwa, pagkakatay, lahat-lahat na yung para may handa itong pagkain na ito. Yan yung isang napagkaisahan namin. Ako si Elmer Tadeo from the Gubang tribe sa municipality of Malibkong. Isa akong cultural worker, cultural bearer at local artist. The basic use of the flute sa akin is prayer, yung to deepen the spirituality of the tribe. Tapos kung sa mga rituals, tinutugtog yan, for example, for the ritual of marriage, para pang serenade daw. So yun yung mga basic na ginagampanan ng flute sa buhay ng tribu. Kasi ngayon, ang trend ngayon is yung modern culture na nahaluan. Ang problema dun is yung nakagisnan na modern culture, yun na yun. Hindi nila alam yung traditional. So yun ang isang advocacy ko na ituro yung traditional culture. Like sa music and dances, rites and rituals, yung mga ugali, yung custom alilos, para hindi makalimutan ng mga next na generations. Whoever wants to learn the culture is yung oneness of the community, tapos yung kalikasan. Hindi mabubuhay ang katutubo kung walang respeto sa kalikasan. At saka importante yung community life na walang kanya-kanyahan sa hirap at ginhawa. Kahit walang pera yan, pag work, iisa yung community. At pag nandito na kayo, you're 100% protected by the tribe. Napakaganda ng ruta pero napakahirap. Pinag-isipang mabuti ng ano ng organizer. Lahat gumana, katawan, isip. Ginawa namin yung ruta. Gusto namin simula pa lang may challenge na. Simula pa lang malalaman na lalabas na sa'yo dugong adventurer ka ba talaga. Pagdating mo dun sa first checkpoint, yung plano, pinlano nila lahat, hindi matutuloy. May bridge pinag-usapan, pagdating niya, walang bridge. Yung sinurvey namin yon, inalam namin, after 1 month, anong mangyayari dito? Ang forecast sa amin, lalakas ang ulan, tataas ang tubig, tapos inalam namin, ano ang alternate route? May balsa, may truck, pwede ka umikot dito, pwede ka umikot dito. Yun ang gusto namin makita sa riders. Yung concern namin na walang iwanan, laging nandun. So, pag nakita namin na may naliligaw na isang kasamahan namin, we see to it na magkikita at magkikita kami, no matter what, no matter how. I don't know what kind of happiness it gives you. It's only the, you know, each person has his different fulfillment pagka kung nakasakay at saka nasa putikan at saka nasa bundok. This adventure ride taught us a lot of things. Whether you're from highlands or lowlands, there will never be a difference. We all need the same thing. Love, respect, and honor.
talaga. Tutuloy pa rin ang biyahe kahit umulan. Mahirap pero hindi ayaw. It's not actually the adventure, it's that whole sea that really matters. Sorry, sorry. Pay it forward, pay it forward. Especially to kababayan and you know, share the blessings and continue to provide inspiration to our fellow Filipinos. We all are tired, of course, but we didn't give up. We slept like 5 minutes, it's a power nap, but we did make it. And it's pure adventure, tulungan talaga. And of course, there are weak links sa group, and we were able to cope with the hard parts of the adventure. Nung tinatanong kasi namin yung dalawang riders, bakit sila nabuo? Ang idea nila dun sa grupo is, pag magre-ride tayo, hindi pwedeng isang araw lang. Kailangan merong immersion. Bakit? Kasi yun yung spirit ng adventure. Hindi lang yung ride, pero gusto nating ma-experience yung kultura nila. I would like to congratulate all the participants, especially those na nakatapos. Sobrang grateful ako dun sa talagang nagtiyaga at nagkaroon ng same objective as me na makompleto yung challenge. Dun sa mga hindi nakatuloy, sobrang thank you pa din kasi you being in the event is more than enough para makadagdag kami ng tulong dun sa tribe na tinulungan natin. So, thank you very much. We don't know where we're going, but we're on the run. We don't know where the road is, but we're having fun. Running scared, running free, full of life, got no money. Yeah, that's us. 20-somethings. Nung dumating kami ni Kuya G ng maaga dito, nakita naman namin na yung weather okay naman. So, wala kaming reason para magbawas ng route or i-cancel. Wala kaming ganun. Tapos, merong isang checkpoint na, to be honest, talagang critical. So, kami naman, hindi naman namin para pahirapan yung participant kasi hindi naman kami ganun. So, dun pa lang nag-decide na kami na itong part na to, alisin na natin. So, ayun. Madali lang sa amin na decision na ganun kung ano yung alisin at kung ano yung mariretain. Pero yung i-cancel yung event, it was never an option. Binipigilan ko yung sarili kong lumabas kasi pag lumabas ako, hindi ko naman pipigilan yung tanong eh. Tapos yung ano pa, yung ramdam ko na kasi na may stress na sa mga riders. So ayoko maapektuhan yung kung paano nila i-solve yung challenge. So naging honest naman kami from the very start na it's really a challenge and they have to take it really seriously. So it's up to them kung paano nila i-solve yun. At hindi ko papakialaman yung kung paano nila gagawin yun kasi parang baliwala lang yung
yung purpose ng event kung makikialam ako sa kanila. So, nag-decide ako na wag nang lumabas ng sasakyan. Nandun lang ako, naka-monitor lang. So, yun. Ang maganda kasi dun sa TLR, parang sobrang nag-jive kami kasi kung gaano sila ka-precise dun sa gusto nilang mangyari, kami as FJ Moto, ganun din. So, syempre, inaral namin yung route. Kung sakaling ganito yung mangyari, anong gagawin natin? Kung sakaling ganito yung weather, anong gagawin natin? So, may ganun kami. Dito sa loob ng Salaksak, meron daw isang lugar dito na supposedly dun yung kampuhan natin. Mm. Anong nangyari? Bakit hindi nakaakyat lahat? Kasi yun nga, late na din nagdating yung mga riders. Medyo gabi na rin. Tapos yung pag-akyat kasi dito sa, ang tawag namin sa Laksak Loop, eh, medyo technical na rin naman kasi nga umuulan. So, hindi na rin siya sinama. Yung sa Laksak Loop, yun na talaga yung parang icing on the cake sana eh. Eh, dahil nga yung situation, gabi na tapos maulan. So, again, we decided na tanggalin na rin siya dun sa route. So, ibig sabihin, unfinished ano siya. So, may babalikan pa pala. Laging may babalikan. Ano yung plano ng grupo ngayon after nito? Kasi sa mga, base sa mga nakatapos, so, ilan pala yung team na tumapos? 10 teams. Technically, 10 teams yung nakatapos. There are 2 teams na isang participant yung ano. So, nag-merge sila nung, may part doon na nag-merge na sila. But I would still consider them as parang 10 teams pa rin yung naka-finish. So, yun. Anong oras yung latest? Latest was ano 4:20 in the morning kanina. Yung event kasi ano eh parang lalabas lahat ng alam mo yun, lahat ng how do I say it? Parang character ng talagang yung rider. Yung dumating ng 4:20 yung grupo na yun, I have so much respect for them kasi nung dumating sila hindi na ako nakatulog eh. Nantay ko talaga sila, hindi ako natulog. Pagdating nila nag-rest na yung iba. Ako, hindi rin ako makatulog. Paglabas ko, nasa labas pa si Kuya Mel Makato, Ilan Reyes, tsaka si PJ Sullivan. And nag-usap-usap kami dun. And then, yun, sinabi nila na yung pag-quit, it was never an option for them also. So, nung sinabi nila yun, sabi ko, kasi yung Team Himalayan, lagi sila nagpa-participate sa event ng FJ Moto. So, itong event na to, medyo talagang sobrang na-solid yung respect ko sa kanila. And hands up, wala akong masasabi. They are really true adventure riders. Alam ko yung na-produce na cash nung event is not enough para ano, makatulong sa kanila. So the goal is siguro madagdagan pa. Nakita naman natin na yung concern nila dito. So even kahit hindi siguro event na katulad nito, siguro we can do a charity event for them para mas makadagdag pa. So siguro yun yung next plan. I don't have any plans for another race after this. Next year na ulit. Pahinga muna. So madami nang pwedeng gawin. So dun sa mga nakakilala sa akin at sa FJ Moto, you know na we're quite new in the community. Sobrang bago lang kami. And we have nothing but respect for sino yung mga nauna. From the people from the enduro cross community, yung mga sikat sa MX, sa motocross, and now sa adventure, ang ginagawa ko is I talk to them, get a lot of, parang mag-aralin ba, ganun. Yung parang mag-learn ako dun sa kung anong meron sila and then ina-apply ko dun sa event na ginagawa namin. So ang ano ko lang is siguro this is our way of giving back dun sa community na yun. Parang kami nagbabayad ng tax sa nila. And someday parang syempre makakontribute din kami ng malaki someday. And yun, enough na kami dun. Sabi ko kanina ano eh, yung sa akin kasi ano eh, parang yung respect lang for dun sa mga nauna, yun lang yung gusto ko ibigay. Kung may masabi man yung iba,
Maraming man epekto sa akin yun. So, I'm sure they did that for, you know, siyempre naisip nila for may contribute sila na ano. So, pero para mag-isip ako ng ano, I don't need to do that. Yung challenge kasi is for the rider eh. So, para sa sarili nila, hindi naman para sa akin eh. So, bakit ko isipin yun? So, clear naman ni Kuya Mel nung ano, kung di kaya, quit na. Kung kaya, tuloy lang. So, hindi ko para, wala akong parang, ano. Ang akin, may sumali, may mag-register na 30, okay na ako dun. May makatapos na isang group, okay na ako dun. Hindi ako naghahangad ng higit pa dun. Kasi kung may makatapos, na-prove ko na yung goal ko. Ibig sabihin, pwede. Kung hindi mo matapos, then try again next time. On our part as an organizer, mag-improve pa rin kami. Sa rider, ganun din. Mag-improve din yung rider. Hindi mo mapipigilan yun eh. Hindi mo mapipigilan mag-isip ng event. Hindi ko naman mapipigilan mag-evolve yung rider. So, sasabay ako sa kanila. Or sumabay sila sa pag-grow pa nung sport, nung community. So, yun. Our great architect of the universe, Gauto. Thank you. TLR, Kuya Resti, si Kuya Zach, yung anak niya, the whole TLR group, I'm real thankful to be part of the group. Hindi talaga ako nagkamali ng sinalihan. Yan, sobrang supportive nila. Tapos, of course, the team ng FJ Moto. Yung group ng DocuFilm, sila Kuya Derek, lagi akong nag-aalala sa kanila. But I know na they're really doing their best para makapag-produce ng isang magandang docu-film about this event. So I'm really thankful.